ang daming kalamansi. Paglalagyan ko. Ako ng aking gabayate. Dahil ako ay inuubo. So, gamot siya sa ubo. Alam niyo ba, yung naging kaibigan ko, siya ay nakakailang kalamansi. Madami. Pinipili na lang ako dito. Padamihan ko siya. Challenge. Kaya ko yata umbusin. Padamihan ko siya. Ito. Ito ko ng kalamansi ko. Medyo mapuhol yung pagkain natin. Ay! Dito pa lang ako. Mapuro na single. Mapuro na. Ito mapuro ka na. Ay, naka.
Medyo taong kaso lang. Ayan, siya. Kamusta? Sinubo ang kalamansi. Dahil dumating yung kapatid kong lalaki. May isip-isip na kalamansi. So, gagawin ko. Ngayon naman ako. Ito na nga ginagawa ko. Nagalit ko siya. At iinumin ko siya. So, yung ibang kalamansi, may mga tama na siya. Sana mo malaki pa siya mabulok. So, namimili na lang ako na maal sa isa. Na pwedeng pakinabangan. Ang daming kalaman sinungan talaga ng kapatid ko. Pero parang iiwan lang yung pwede mong pakinabangan. May mga ano. Sana madali na siya masira. Mahal kasi ang kalaman ko. Hindi ako nagkakamali. 1/4. 60 pesos yata. Mahal na. Pero the best naman siya. Pwede magmura, pero mura yung halaga. Ay, pabulok na nga eh. Diyan, dami. Diyan, ito naman siya. Ano pa naman siya? So siyempre, bago ako ano, bago ko gayatin siya, nagbasa ko muna yung kamay ko. Kaya na, ayun ako. Hindi ko lang alam kung yung bang balat ng ano, kagaya nito, itong balat nito, natitira. Pwede pa siyang kainin o meron pa siyang sustansya. Hindi ko lang alam. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang sustansya niya na sa katas. Pero yung bagang ito, halimbawa ito, pwede pa ba siyang kainin? Meron kaya siyang nakukuha pa ang sustansya. Sila, ato. Pwede mo naman siyang balatan mo mismo, pero yung iba, tinakain yung ano. Yung mga ganito, yan, kagaya nito, yan, tinakain siya. Yan, itong mga ito. Hindi ko alam kung pwede mo gawin mo. Pakahalaga ng kalamansi sa panangyayon kasi ang problema natin. Mainit, kalaman malamig. Kalaman parang... sa iba-iba ang problema. Kaya kailangan talaga malakas ang iyong vitamin C. So yung kalamansi, meron siyang vitamin C na dinudulot sa ating katawan. So, gaya na. So, nakatigap sa aking damit. Kung gabi mo ito araw-araw, siguro malakas ang aking eksistensya. Siyempre, hindi naman lahat ay aking siyang ano. Pagpaga siguro ng
ng kamay ka lang na yes. So, siyempre, ganun karami yung aking nakuha ang kalamansi. Ayan. At dito, siyempre, yan pa rin, tuloy pa rin dahil sa pag-diet ng kalamansi. Ano naging kaibigan ko? Ang takot niya sa kalamansi. Kung saan, tutulog niya ako sa bahay niya. Nakikigamit ang computer. Nakikicharge. So, siya talaga, araw-araw bumibili ng kalamansi. Kinihigop niya. Pagkagising niya ng umaga, ayun, titirahin niya agad yung kalamansi. Mag-aanas siya, magbubugas, gasin yung kalamansi, pipigain niya. Tapos yun, ihigupin niya, may istro kasi siya. Bro. Pero sabi niya, hindi siya nagkakaroon ng sakit. May dahilan eh. Siguro na, ano, na-research niya sa internet. Ba't kailangan umilim agad ng kalamansi pagka gising niya sa umaga. Siyempre, hindi naman niya gagawin yun kung wala siyang research sa internet. So, marami siyang mga evidence, articles, o mga sulat o videos na nagpapatotoo na pagka gising ng umaga, umilim agad ng kalamansi. So, meron siyang matibay na dahilan bakit ginagawa yun. So, ako naman, ngayon lang uli ako makapag-kalamansi dahil nga kaya, siyempre, wala akong kakayang bumili ng kalamansi. Meron na yung dumating sa amin, may dala ng kalamansi. Kaya ginagawa ko ngayon ito. Pero, sana matuloy-tuloy ito. Pag-inom ko dahil napakadami kalamansi dito sa bahay. Siguro, tatagal ko sa akin ng sa dami nun. Tatagal ko sa akin ng isang linggo. Kung kalahating baso ang aking iinumin na kalamansi na piniga. So, pakikita ko sa inyo ang galing kalamansi ng aking naanin na piga. Yan. Pulas lang ako ng kamay. Sige ako kalaman sa'yo. Gano ko naman. Ngayon yung announcer. Yan, yung kalahating baso siya na aking kalahating baso na kalaman sa'yo. Tapos yun yung aking mga piniga. Tapos syempre kitak-kitak naman ano.
dito. Yung kalamansi nga akong natiga. So, ayan siya, tukot niya. Wala pa siyang kalahati. So, inumin ko siya lahat-lahat. Pahabaan aking tuhok. May mga buto-buto pa siya. Salamat. Ang galing na lang and uwi na ako. Tapos ko na.